In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. By this transfiguration, Jesus shows us that the riches of his glory comes from his acceptance of the sufferings and trials foretold by the Lord and the prophets. The cross brought Jesus to the glory of Easter, which his transfiguration foreshadows. May we see our trials and difficulties as opportunities for growing in faith and in hope. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Lord Jesus, you raise us to new life. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you forgive us our sins. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you feed us with your body and blood. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. O God, who have commanded us to listen to your beloved Son, be pleased, we pray, to nourish us in worthy by your word, that we spiritual sight may pure, we may rejoice to invert your glory, to behold your glory. Through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. God put Abraham to the test. He called to him, Abraham. Here I am, he replied. Then God said, take your son Isaac, your only one whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up a holocaust on a withholding from me your beloved son, I will bless your
The word of the Lord. Thanks be to God. I will walk before the Lord in the land of the living. I will walk before the Lord in the land of the living. I live even when I sin. I am greatly afflicted. Precious in the eyes of the Lord is the death of His faithful ones. I will walk before the Lord in the land of the living. Oh Lord, I am Your servant, the son of Your handmaid. You have used my hands. To You will I offer a sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. I will walk before the Lord in the land of the living. My vows to the Lord I will pay in the presence of all His people, in the courts of the house of the Lord, in Your midst, O Jerusalem. I will walk before the Lord in the land of the living. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, if God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but handed Him over for us all, how will He not also give us everything else along with Him? Who will bring a charge against God's chosen ones? It is God who acquits us. Who will condemn us? Christ Jesus, it is who died, or rather was raised, who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord.
Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. And his clothes became dazzling white, such as no color on earth could mix them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He hardly know what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus along with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except that the Son of Man has risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbabagong anyo na Jesus. Nanagahay tayo sa atin na pagnilay-nilayan ang mensahe ng pagbabagong anyo na Jesus. Bahagi ng ating pagkilos na gusto natin magbago. Gusto natin may bago. Gusto natin magunda. Gusto natin mag-upgrade. Gusto natin lumago. Gusto natin na there's something new. Kaya alam na yung mga panahon na ito, what is constant is change. Yung nanatili lang na yali, pagbabago. There is always pagbabago. Madaling magbago. Lalo-lalo naman namin yung kapanahonan na ito. Marami tayong nakikita ng pagbabago. At hindi lang basta pagbabago. Mabibilis na pagbabago. Pero ito ba yung ibig sabihin ng pagbabago ng Diyos na Jesus? Simple pagbabago? O mas malalim na pagbabago? Sino yung pagbabago? Hindi maganda. May pagbabago ng pagmahama. May pagbabago ng makasisira. Distracted. At kung mapapansin na po natin ay nakakadulot ng kapigatian at kahirapan. Pagbabago ito. Pero hindi yan yung pagbabago na nais na ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan natin, ano po yung pagbabago? At ang dami saan pagbabago? At ayawin natin ang gabayan tayo, lalong-lalo na sa pamamagitan ng Ebanghelyo na pinahayag natin ngayon kay San Marcos. Sa pamamaraan natin makikita ang tunay at mga Kristiyano ng pagbabago. Well, kinakailangan ang malumang pagbabago nito
ginakuha ang kasama natin si Jesus. Kung may pagbabago nakikita natin, ngunit wala ang Diyos, wala si Jesus, hindi ito makapagbibigay sa atin ng kaayusan at kaligtasan. Dadalhin lamang nito tayo sa kapahamakan at kahirapan. Papakalo pa sa aming kasama natin sa Jesus. Hayaan natin ang maging gabay sa atin kayo ng ating Ebanghelyo. Natin, sa Jesus, madaling araw pa ay pupunta na doon sa mataas na bahagi ng mundo para sa manalangin. So, madaling sabihin ang kasama ko si Jesus. Pero ang may nagdaras ang pangaro. At alam natin, kung meron ko na yung minahayat, yung pagkakasarin para pagkakasarin sa mundo, mahirap pagkasarin. Mahirap manalangin. Pero kinakailangan namin para talagang masabi natin na kausap natin ang Diyos. Katulad ng pakikipag-usap na Jesus kay Moses at kay Elijah at sa kanyang ama na sa langit. Kinakailangan na mayroong effort na gagawin tayo. It is an upward movement. Bakit? Faith is involved. We need to make an extra effort para magdasal. Hindi kasi madali ang magdasal. Madali ang magpahinga. Madali ang mag-relax. Pero pag pinag-usapan namin ang magdasal, we need an extra effort. Kahit nasabihin namin natin, episode ng Father na nagsisimba. But, makita natin alam, kinakailangan mo rin natin na effort. Kasi, hindi yung madali ang magdasal. So yun, kinakailangan natin kung talaga kasama namin sa Jesus, kinakailangan tayo manalangin. At kapag manalangin tayo, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Mula sa isang tinig ng kanilang narinig, ito ang pinamamahal kong anak na lubos kong kinalulugan, pakinggan niyo siya. Anong pakinggan natin kay Jesus? Pakinggan ba natin yung sinabi niya na huwag ninyong sasabihin ito hanggang hindi ako muling mabubuhay? Well, hindi lang po siguro yun. Pero alam natin na yung transfiguration ay parang ihanda ang mga alagad para sa yung pagkakya nila sa mundo ng loko ay para magbigay ng lakas para pagbaba nila yung tuyalin. Sila ay mapayagad saan sa mangyayari sa Holy Week. Sa pagkakahirap, pagkapatay ng ating Panginoong Jesucristo bilang paghahanda sa kanyang muling pagkabuhay. Ang crucifixion. Well, pinapangunahan na tayo ngayon pagkakot wala pa yung Holy Week, yung ating unang pagbasa. Anong sinabi mo sa unang pagbasa? Sa aklat ng Genesis, yung istorya ni Abraham at saka ni Isaac. Narin, yung istorya ng pag-aalay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Sabi nga rin nga rin na ano ba yung mensahe? Hindi po yung pag-aalay para patayin yung iyong anak. No? Hindi yung ganun kasi ng idea. Pagkaman yun ang ipinamamanin ko sa unang pagbasa. Hindi naman magpapagawa ang Diyos ng something that is immoral. Ano ba yung immoral? Anything that goes
imunod lang. Kasama na dyan ang pagpatay. Kaya nga po, kahapon, ipinagliwang ng sabay ng Kristiyano din sa Pilipinas sa kanil ang mantra para sa buhay. Walk for life. Pagpapalaman sa buhay ng tao. At hindi na pwede pumatay. Kahit na sabihin ko na ito, inaalaw ko sa Diyos. Maliho yun. Pero yung istorya ni Abraham sa pagkakali ng kanyang anak si Isabel ay para lamang po i-demonstrate natin ang kaya ni Alay, ni Abraham, ang lahat ibalik para sa Diyos. Yun yung mensahe na kahit na pinangakuan siya ng Diyos na he will be the father of all nation na magkakaroon ng kagalang ang gawa ng Isaac na kanyang anak ay iaalay mo sa Diyos. Mawawala yung iyong ang pangako ng Diyos. Pero dahil sa handang ibigay ni Abraham ito, ibig sabihin, ang ipinabibigay ng mensahe ay kung ano ibinigay sa akin ng Diyos, kung gusto niyang kunin ito, kaya mong ibalik ito sa Kanya. At yun ang makita po natin, no? Hindi para patayin, no? So, kung halimbawa ko, kung hinihingin ng Diyos ng inyong anak ay magbawi o magmadre, huwag yung pipila. Huwag yung magkapot ang inyong mga anak. Hindi ko naman sinasabi na pilitin ninyo ang inyong mga anak na magbawi at magmadre. Pero yung sabihin ko, ang inyong mga anak ay gusto magbawi at magmadre, ay hayaan ninyo. Bakit? Kinukuha ng Diyos eh. Diyan pag-alag niya, bagaman pinanghirapan niya, pinagsulutapan niya, alam namin kung hindi inibigay ng Diyos, hindi makakamit natin yung mga bagay na tinatanggap natin. Kaya kung ano pa yung nasa atin, yun naman yung pamantay na makita natin na ipinapamanik ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Yung pagsuko ng sarili na yung lahat ng ibinigay ng Diyos kaya kong ibalik sa Diyos. Na binigyan ng pagpapahalaga ng Jesus sa tanda na ipinamamanik niya. Alay, yung krus. Yung krus. Kaya kahit ito, kaya kong ibigay pabalik sa Diyos. Alam niyo kung tayo mga tao, umisan yung pamantayan na yung pinapanggit niya rin. Yung pamantayan na nakabase sa ano, kung tayo magbibigay, gusto natin magsubi. Gusto natin magkira. Gusto natin may maiwan. Well, that is part of being human. Pero kapag sinabi natin na ayaw ang ibigay lahat ng supos, that is something that is divine. Yan ay mga Diyos. And that is already a transfiguration. Pagbabago nyo yun. Kasi yung paghahandog mo ng sarili mo ay hindi lang paghahandog ng sarili mo katulad ng paghahandog ng tao. Ang paghahandog ng sarili mo ay paghahandog ng sarili mo katulad ng Diyos. Katulad ni Jesus. Kaya nga po, sa loob ng panahon ng iyong ng misa, yung isa na ating binibigyan ng pansin ni Alin, yung authority, yung party ng authority. So sana po sa bahagi ng authority, well, tayo ay nag-aandog ng ating mga alay. Nagbibigyan tayo ng abundoy. Pero hindi lang po yan. Kahit ako sa ating kanuhan, ialay natin lahat sa Diyos. Lahat ng aking
kadakilaan, lahat ng aking failures, lahat ng aking mga success, lahat ng aking problema, lahat ng aking sakit, iaalay natin sa Diyos. Yan ngayon, patuloy pa natin paanyaya na makita ko lang, ipahit na nga po yung ating kasalanan. Ibigay natin sa Diyos, yan ang aming paanyaya para sa March 7 ay yung ating pangumpisal natin, magmangumpisal tayo. Ibigay natin sa Diyos yung ating kasalanan, kakayaan namin na tayo ipatawarin niya sa ating mga kahinaan at kapulangan. Yan ay total surrendering ourselves sa harapan ng buong may kapal. Yun ang halimbawa na ibigay ni Abraham at ni Jesus na nawa ay patuloy natin magulangan. Kaya pag natulog, ngayon kung dyan sa cross, may kita nyo kung isang kailang may gunalipad ng hangin, ay naglagay tayo na ng post-it, no? Yung dinidikit. Siguro yung makapaglagay tayo dyan ng medyo mas pinipin, no? Pero yung ating, yan po ay isang form of, ano natin na, pwede nyo pong idikit yan sa krus ni Jesus, ang iyong mga pasasalamat, ang iyong mga panalangin, ang iyong mga problema. Kasi bahagi lahat yan eh. Ano ba ibinigay sa iyo ng Diyos? Yung pag ibinigay sa iyo ng Diyos, kaya mo ibigay, balik ulit sa Kanya. At hindi yung madali yun. Hindi madali yun. Kaya kailangan namin, sanayin namin yung ating sarili. At hindi namin sa Kanya, natulungan tayo na ibalik na naantara ang ibalik yung anumang ipinagkaloob niya sa atin. At doon makikita natin ang atin ang simula ng tunay na pagbabaong anyo natin na isang pagtulad sa ating Panginoong Jesus Kristo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and laid on a cross. He descended into heaven. The third day, He rose from the dead. He ascended into heaven. And he sits at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come and begin to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and die for the rest of the world. In Jesus, the Father has shown us what God
discomfort and imperfection. May the Church be a sign that all our pilgrims in this world that is in agony while waiting for the full revelation of God, we pray. Lord of life, listen to our prayer. Amid so much materialism and hedonism, may Pope Francis, our bishops, clergy, and consecrated men and women continue to preach the gospel values of poverty and sacrifice. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May government officials listen to the voice of the poor and the weak instead of giving in to the demands of drugs and the powerful. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May all consecrated men and women bear witness to the transfigured face of Christ and feel a deep need for conversion and holiness. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May the transfigured Christ inspire us to rise from fear, anxiety, and despair and transform us into a people of courage, hope, and love. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May we grow in the faith and trust that we are not lost in death, but saved with the risen Lord in the hands of God. We pray. Lord of life, listen to our prayer. Lord, grant us in your grace, celebrating your Son's transfiguration. May we fill each moment of our lives with great faith and hope in you. Grant these through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Please stand. Pray, brethren, that our sacrifice is acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this sacrifice, Lord, we pray, let us of our voice and sacrify our grateful in body and mind for the celebration of the Mass Calendar festivities. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right. It is so divine and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, eternal God, through Christ our Lord, for after He had told the disciples of His plan, that on the holy mountain He manifested to them His glory, to show even the testimony of the Lord and the prophets, that the passion leads to the glory of the resurrection. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim you. As we celebrate the chapel festival, we took the chalice. And once more, we will close. We will give His disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory.
the mystery of faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer the Lord the bread of life and the challenge of salvation. Giving thanks as you have heard us ready to bring your presence and minister to you. Happy you, my Lord, for thinking of the body and blood of Christ, who will be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and moving the fullness of charity, together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of your resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray that we the blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Martin, and all the saints who have preached through all the ages. We may merit to be glorious in our life and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, our Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. What God has given us.